Buksan natin ang ating mga Bible sa 1 Timothy chapter 4. 1 Timothy chapter 4, basahin natin ang verses 6 to 10. Ganito ang sabi, "Kung ituturo mo sa mga kapatid ang mga bagay na ito, ikaw ay magiging isang mabuting lingkod ni Kristo Jesus na pinalusog sa mga salita ng pananampalataya at ng mabuting aral na inyong sinusunod. Subalit tanggihan mo ang masasama at mga walang kabuluhang katha. Sanayin mo ang iyong sarili sa kabanalan sapagkat ang pagsasanay sa katawan ay may kaunting pakinabang. Subalit ang kabanalan ay may kapakinabangan sa lahat ng bagay na may pangako sa buhay na ito at sa darating. Tapat ang salita at nararapat tanggapin ng lubos. Sapagkat dahil dito ay nagpapagal kami at nagsisikap sapagkat nakalagak ang aming pag-asa sa Diyos na buhay na siyang tagapagligtas ng lahat ng tao, lalo na ng mga nananampalataya." Kung ating buuin ang mga talatang ating binasa, ay mayroon itong pahiwatig na dapat si Timoteo, bagamat siya isang Kristiyano, isang pastor, pero kailangan pa rin niyang magpakabuti. Sa ito rin ang ating paging paksa ngayong gabi, magpakabuti tayong Kristiyano. Tayo manalangin. Panginoon, salamat po sapagkat walang humpay ang iyo pong palaging pagtuturo at pagpapaalala sa amin na hindi kami dapat maging kampante sa aming buhay, hindi kami maging stagnant, Panginoon, sa aming pagiging Kristiyano, kundi lagi kami dapat lumalago, tumitibay, at lalong nagiging mabuti sa lahat ng aming pong buhay hanggang sa iyo pong pagbabalik. Nawa, samahan niyo kami, turuan niyo kami, paano po namin gagawin ang mga bagay nito. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Now, alam natin na ang tao ay maaring maging mabuti kahit hindi Kristiyano. Pero walang Kristiyano na hindi maaring magiging mabuti. Hindi dahil sa kanyang sariling pagsisikap o sa kanyang kakayanan, kundi dahil ang bawat Kristiyano ay binigyan ng Diyos ng kakayanang gumawa at sumunod sa kanyang mga salita na mabuti. Sapagkat tayo'y may bagong buhay, tayo'y binago na ng Diyos, bagong nilalang, at tayo ay mga anak ng kaharian ng Diyos, at dapat lamang na pagtuunan natin ang kanyang kaluwalhatian. Kaya bilang ating pauna ngayon, bago tayo manalangin, paalala sa atin, dapat patayin natin ang ating mga kasalanan. Ibig sabihin, patayin natin ang kilos o huwag natin paganahin ang ating karnal na kalagayan pa, yung remaining sin natin. Kundi patibayin ito sa pamagitan ng espiritual. Now, dito sa ating binasa, may tagubilin si Pablo rito sa kanyang anak sa pananampalataya na walang iba kundi si Timoteo. Mayroong tatlong panawagan na dapat maging commitment ni Timothy at lalo na sa atin na mga Kristiyano sa kasalukuyan. Ito'y pananawagan sa atin ng tatlong commitment na dapat nating gawin sa ating buhay. Tulad ng tagubilin ni Pablo kay Timoteo. Una, mayroon pong tatlo. Una, makikita natin sa verse 6 to 7, magtalaga tayo o italaga natin ang ating sarili sa kalaguang espiritual. Ang sabi sa verse 6 to 7, "Kung ituturo mo sa mga kapatid ang mga bagay na ito, ikaw ay magiging isang mabuting lingkod ni Kristo Jesus na pinalusog sa mga salita ng pananampalataya at ng mabuting aral na iyong sinusunod. Subalit, tanggihan mo ang masasama at mga walang kabuluhang katha, sanayin mo ang iyong sarili sa kabanalan." So ito yung dapat maging commitment natin na tayo ay lumago pa sa espiritual na buhay. Ang unang-unang sinabi dyan, piliin natin ang anumang mahalaga sa ating buhay. Ipamuhay natin, ituro natin, ipamuhay natin ang salita ng Diyos bilang mga mabubuting Kristiyano ng ating Panginoon. Na dapat ang ating sarili pinalulusog sa mga salita ng pananampalataya at pinalulusog sa mga mabuting aral. Dalawang bagay po yon. Dapat lumago tayo sa
pananampalataya, salita ng pananampalataya, yung ating natututunan tungkol sa ating kaligtasan, sino tayo, paano tayo mamuhay, at ikalawa, yung doktrina na dapat nating ipamuhay din, yung tinatawag na malusog na mabuting aral. At dahil dito, kailangan tanggihan natin ang anumang walang kabuluhang katha. Ibig sabihin, dapat manindigan tayo sa ating espiritual na pamumuhay. Huwag nating ibigay ang ating bahagi ng ating laman na mayroong pang kasalanan. Dapat ating patayin yon, dapat nating pigilan yan. Isagawa natin ang mga bagay na kabanalan upang mapatay natin ang hangarin ng ating laman. So dapat i-commit natin ang ating sarili sa kalaguang espiritual. Yun ang kailangan natin. Magtalaga tayo ng ating sarili sa kalaguang espiritual. At ikalawa, ayon sa verse 7 to 9, magtalaga tayo sa kabanalang personal. Personal na kabanalan. Ang sabi sa 7 to 9, subalit tanggihan mo ang masasama at mga walang kabuluhan, sanayin mo ang iyong sarili sa kabanalan, sapagat ang pagsasanay sa katawan ay may kaunting pakinabang. Subalit, ang kabanalan ay may kapakinabangan sa lahat ng bagay na may pangako sa buhay na ito at sa darating. Tapat ang salita at nararapat ang gapin ng lubos. Ito po'y paalala sa atin, turo sa atin, na kung mag-insayo man tayo sa ating katawan, kung saan ito ngayon ang ginagawa ng maraming tao, mga kababayan, mga kalalakihan, gustong magpalaki ng katawan, ang mga kababayan gustong maging slim, maging sexy. Ang sabi niyan, may kaunting pakinabang yan. Kahit na naglalakihan ang mga muscle mo, kahit na nagiging sexy ka na, wala pa rin katumbas yan sa kasanayan sa kabanalan. Sapagat ang kasanayan sa kabanalan ay may pakinabang sa kasalukuyan at sa darating na panahon. Yun ang dapat nating pag-igihin sa ating buhay. Kalaguan at kabanalang personal. Marami po ngayon talaga namang masyadong konsyo sa sarili. Ginagawa talaga nila lahat ang bagay. Ginagawa nila lahat ng paraan. Ginagastusan ito para makamit lamang ang pag-iinsayo na gumandang kanyang katawan. Pero wala pong kabuluhan. May kaunting pakinabal lang yan pansamantala. Hanapin natin at hangarin natin ang pangwalang hanggang benepisyo. At yan ay ang kabanalan. Paano? Tanggihan natin ang masamang hangarin ng ating laman. Andiyan yung kalaban natin, yung laman. Sa mundo, yan ay mga temptation sa atin. Pero ang ating laman, may contact dyan kung gustong sumunod. Kaya dapat natin tanggihan ang ating mga laman. Tanggihan natin ang mga useless na mga katang isipan. Alam mo, pag gumanda ka, pag pumayat ka, hangaan ka, magiging sikat ka. Pero anong pakinabang yan sa eternal life mo? Kaunti lamang dito lang yan. Kaya dapat magtalaga tayo ng buhay sa kabanalang personal. Paano gawin? Paunlarin natin ang ating espiritualidad. Lagi tayong magbasa ng salita ng Diyos. Dapat tayong laging may meditation sa salita ng Panginoon. Paunlarin natin ang ating espiritualidad. Paano? Tanggihan ang masama at tanggihan ang useless na mga usapan, mga pangkatawan lamang, gayong payat na payat yung ating spiritual. At dapat sanayin sa kabanalan. Sabi nga sa 7, so balit tanggihan mo ang masama at mga walang kabuluhang kata, sanayin mo ang iyong sarili sa kabanalan sapagkat ang pagsasanay sa katawan ay may kaunting pakinabang. Subalit, ang kabanalan ay may kapakinabangan sa lahat ng bagay. Oh, sexy ka nga, pero masama naman ang ugali mo, makasanlibutan naman. Wala rin pakinabang. So, dapat doon sa may pakinabang sa lahat ng bagay at sa pangako ng buhay na ito at sa darating. So, yun ang dapat natin talaga. Commit natin ang ating sarili sa kalaguang spiritual, ikalawa, sa kabanalang personal. At ikatlo, i-commit natin ang ating sarili sa kasipagang paglilingkod. Ang sabi sa verse 10,
sapagkat dahil dito ay nagpapagal kami at nagsisikap sapagkat nakalagak ang aming pag-asa sa Diyos na buhay na siyang tagapagligtas ng lahat ng tao, lalo na ng mga nananampalataya. So kailangan natin ng kasipagang paglilingkod o ministry. Bago matay Kristiyano, maaaring masipag tayo sa pagdadalo sa ating mga pagtitipon. Pero hindi lang tayo dapat dyan maging masipag sa ministry, sa paglilingkod natin. Alam natin, paglilingkod natin sa ating Diyos bilang pag-ibig natin at paglilingkod din sa ating kapwa bilang pag-ibig natin sa ating kapwa. Ating espiritual na kalusugan at personal na kabanalan ay magliliwanag lamang kay Kristo kapag tayo po'y nagiging masipag sa ating paglilingkod, sa ating ministry. Kaya nga sabi nga sa Romans 12 verse 1, no? Na inyong ihandog ang inyong mga katawan bilang haing buhay, bilang ating karampatang paglilingkod o ng ating pagsamba. Baguhin ang ating isipan. Magbago na tayo ng isipan. Bakit natin kailangan ng kasipagan, mga kapatid, sa ating paglilingkod sa Diyos? Well, dalawang bagay ating masasabi ni dyan. Ang Panginoon ay nararapat sa ating kasipagan. Deserve ang ating Panginoon sa ating kasipagan, sa ating paglilingkod sa Kanya. Ang sabi nga sa 10a, sapagkat dahil dito, nagpapagal kami at nagsisikap. Yun ang sinabi ni Paul. Tagubilin niya kay Timoteo, gawin mo lahat ng ito, sapagkat dapat ganun din ang maging buhay mo tulad ng ginagawa namin. Nagpapagal kami at nagsisikap. Kailangan natin deserve ang Panginoon sa ating pagsisikap at hindi ang ating katamaran, ang ating pagwawalang bahala, basta makaatin lang ng Sunday, that's it. Kailangan natin ang pagsiservisyo sa Panginoon sa iba't ibang paraan. At hindi lamang ang Panginoon ay deserve sa ating paglilingkod, kundi ang Panginoon din ay deserve sa ating kagalakan. Ang kagalakan natin ay sa Kanyang karian, sa Kanyang mga salita, sa Kanyang biyaya. Hindi dapat ang ating kagalakan sa mga material o sa kagalakan ng ating laman. Sabi nga sa verse 10, again, sapagkat nagagalak ang aming pag-asa sa Diyos na buhay, na siyang tagapagligtas ng lahat ng tao, lalo na ng mga nananampalataya. So dapat ang kagalakan natin ay doon sa ating Diyos na buhay. Sa lahat ng Kanyang ginagawa sa atin, lalo na pagdating sa kaligtasan ng maraming tao. Now dito, gusto ko lang bigyan ng pansin ito na ang ating Panginoon ay Savior of all men, lalo na daw sa mananampalataya. Now, hindi ibig sabihin ng Panginoon, ililigtas niya lahat ng tao, walang mapupunta sa impyerno. At lalo na yung mananampalataya, yung mga nananampalataya. Now, ang Greek word dito ay soter. Ibig sabihin dyan, preserver. Hindi lang basta tagapagligtas ng ating kaluluwa, kundi siya yung preserver, nagliligtas sa lahat ng mga kapahamakan sa ating mundo, lalo na sa mananampalataya. Dahil kung yan ay pagliligtas sa lahat ng tao, eh medyo hindi tama yung Mark 16:16. Nang sabi sa Mark 16, ipangaral ninyo ang salita ng Diyos at ang lahat ng sumasampalataya at magpabautismo ay maliligtas, ngunit ang hindi sumasampalataya ay hindi maliligtas. So kung kaligtasan yan, iligtas ba ng Panginoon yung mga hindi mananampalataya? So yung savior dyan, soter, ibig sabihin preserver, protector sa lahat na nangyayari sa mundong ito. Lalo na sa mga nananampalataya sa Kanya. Talagang ipipreserve tayo dyan. Kaya nga, ang kagalakan ng isang lingkod ng Diyos, ng isang Kristiyanong mabuti, ang kagalakan niya ay hindi lamang sa sanlibutan, sa mga bagay, kundi kagalakan niya sa Diyos. Sana nga ay makapagligtas din siya ng mga taong tulad nating makasalanan at na sila'y sumampalataya. So yun ang ating ang nakita natin, magpakabuti tayong Kristiyano.
Una, magtalaga ating sarili sa kalaguang espiritual, italaga natin ang ating sarili sa kabanalang personal, at italaga natin ang ating sarili sa kasipagang paglilingkod. So, kilala na natin ang ating mga sarili, mga kapatid, bilang pagtatapos. Tayo'y bagong nilikha. Tayo'y binigyan ng bagong puso, bagong espiritu, at pinananahanan ng Espiritu ng Diyos. Tirahan ng bagong buhay at tirahan ng Diyos ni Jesucristo. Alam nating mayroon pa tayong kasalanang nananatili sa ating laman. Upang tayo maging mabuting Kristiyano, dapat mamuhay tayo sa espiritual. Patayin natin ng ating kabanalan ang anumang natitira pa nating kasalanan. Ibig sabihin, huwag na tayo magkaroon ng relasyon doon sa ating laman, kundi maging masipag tayo sa espiritual na bagay at pamumuhay. Tayo manalangin. Panginoon, salamat po sa inyong mga salita ngayong gabi sa aming pong pulong panalangin. Nawa nga po, mapabanal ka sa aming pong mga buhay at mamumuhay kami sa kabanalan ayon sa iyong pong biyaya. Pagpalain po ninyo ang mga salita ninyo sa aming pong mga puso. In Jesus' name, Amen.